Simulan na natin, ano? Tunahin natin. Yan. Alam niyo po, ito po, gaano ba kayo kadalas bumili, no? Kasi ako po, medyo dumalang. Tapos ngayong mabababa na yung presyo ng halaman, parang na-addict na naman ako po na umabot na sa taas nung ginawa nating Coco Tower. Nung napakahaba na. Yan. OMG. Wow! Hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park and Echo Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, plant unboxing tayo, no? May tatanong ako sa inyo, no? Kasi, ilang beses ba kayong bumibili ng halaman ngayon, ano? Yung panahong ito, sa loob ng isang linggo, isang buwan, o gaano ba kayo kadalas bumili, no? Kasi, ako po, medyo dumalang. Tapos ngayong mabababa na yung presyo ng halaman, parang na-addict na naman ako, no? At minsan, hindi ko na nga naiba-vlog. At hindi na po tayo nag-haul, ano, sa ating mga video. Kasi excited na excited akong ma-display sila dito sa aking bahay, dito sa aking garden. Kaya naman po minsan, display na lang tayo ng display. Pero ngayon po kasi, mas madalas ako, siguro isang beses sa isang linggo, no? Nakakabili ko ng halaman kahit pa konti-konti, ano? Pero nung unang bugso nung pagmura ng halaman, biglang nawalan ako ng gana kasi nga, napakadami ko pong mga na-mine na ubod ng tataas ng presyo. Tapos nung bumabay presyo nila, parang walang value na, no? Pero ngayon, ang dami kong nakikitang varieties na mabababa yung presyo, eh naiinganyo uli akong bumili. Kaya naman po minsan, dalawang beses sa isang linggo, ako nagbibili ng halaman, ano. Kayo ba, gano'ng kadalas na kayong nagbibili ngayon ng halaman, ano? I-comment ko lang po sa ating comment box, ano, para malaman natin. So eh mga ka-MDP, papakita ko po sa inyo yung mga murang halaman na nabili ko ngayong linggo na ito. Kaya kung ready na kayo, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga po, nandito tayo sa ating garden para mag-plant unboxing, unwrapping, and ano pa ba yan, plant holding. O yun yung ating gagawin, ano. Kung napansin nyo po itong aking background, tinanggal ko po yung mga snake plants natin kasi meron po akong ilalagay dyan na bagong attraction dito sa ating garden, ano. Dyan ko siya ililipat yung iba nating halaman, pero malalaman nyo kung ano mga halaman ang ilalagay ko dyan sa mga susunod nating mga video, no? Pero for the meantime, ayan, mag-unboxing na tayo. Ayan, ito lang naman po yung nakuha kong halaman, no? Napakadami. So ngayong linggo po na to, ayan po yung aking mga nabiling halaman, ano? At ngayon ko lang po sila i-unwrap. Unahin na muna natin ito, this one. Parang maganda to, no? Ano kaya ito? Ayan, ready na ba kayong malaman yan? So, ayan, simulan na natin. Napuno yung camera ko. At, kanina, inayos ko muna, no? Naglipat na tayo ng files. Naantala, ano? Pero, simulan na natin, ano? Tunahin natin. Ayan. Alam nyo po, ito pong mga halaman na to, nabili ko po sa Mars and Mads Mini Garden. Kasi natuwa ako dun sa seller, yung bata, nagpapaulan. O, minsan ganyan ako eh. Kahit na wala akong balak na mag-mine ng halaman, pero kapag nakita kong masipag talaga yung mga seller, nararamdaman ko, no, I feel you. Kasi, alam nyo naman ako, nagbibenta rin ako ng mga halaman, at pag nakikita ko yung kasipagan, mas lalo ako naiinggan yung bumili, no. Kaya naman napabili ko, no, kasi basang-basa na siya sa ulan talaga, as in nagpapaulan yung bata. Ayan, sa Mars and Mads Mini Garden, natuwa ako, kaya nag-mine ako. So, ito yung una kong na-mine sa kanila. Ito, wala pa ako nito eh. So, pakita ko sa inyo, no. This one is... teka lang ah. Ayan siya. So this one is lahi siya ng
Anthurium. Yan. Anthurium Lacia Espinosa. No? Ang ganda ng pangalan, no? Anthurium Lacia Espinosa. Ayan, meron lang siyang na leaves, no? Pero okay lang yan. Medyo may tinik-tinik tong halaman na to at kakaiba, no? Pakita ko sa inyo. So, ayan yung itsura ng kanyang dahon. Yan, isang uri ng anthurium. Tapos, ang gara ng kanyang tinik. May tinik-tinik po siya dun sa kanyang pinaka stem, no? Ang gara, kakaiba sang halaman. Tapos ganyan yung dahon niya, no? Tapos yung pinakalikod, maganda rin yung korte, no? So, kakaiba to para sa akin. At ngayon pa lang ako, magkakaroon ng ganito. Kaya naman sabi ko, minain ko to. So, nakuha ko ito ng 350. Yes. I think 350 or 300, ano. Kasi, hindi ko kagad ito napa-deliver kasi diba nagbabagyo nung nakaraan. Kaya na-pick up lang. Medyo matagal na. Hindi ko na ma-recall, ano, kung magkano. Pero, ganun yung presyuhan niya, no. At wala pa ako nito. Kaya sabi ko, maganda na meron ako nito. So, yan yung ating Anthurium Lacia Espinosa. Yan yung pangalan niya, no. Medyo mahaba. Sunod naman natin ito. Ano kaya ito, no? At tingnan natin. OMG, what's this? Tandahan, baka makahuntay ng dahon, no? Ay! Actually, meron na ako nito. Alam nyo kung bakit ako natutuwa at nagmamain, ano, sa mga ganito. Kasi, napakamura na po talaga ng presyo ng mga philodendrons, ano? Kaya to ang tuwa ako. Ito po ay Black Knight. Meron ako nito na pinagapang ko na diniretso sa lupa. Napakalaki na at napakahaba na, ano. Pero ito kasi, ilalagay ko dun sa garden namin sa Santa Maria. Balak ko na maglagay ng mga philodendrons. Kaya nag-iipon ako ng mga bagong philodendrons. Actually, yung mga nandito nga, pwede ko nang ikat. Kaya lang, nanghihinayang ako kasi ang tataas na. At sa mga susunod na araw, dahil meron tayong pinaplanong lagyan ng mga philodendrons dun sa ating ibang part ng garden natin, bala ko ring mag-cut, no, at mag-harvest. Papakita ko po sa inyo yung mga ganito ko po na umabot na sa taas nung ginawa nating coco tower. Nung napakahaba na. Nakuha ko lang siya ng 150, no. Napakaganda po nung dahon niya. O, tingnan nyo. Look. So, ang murang-mura niyan. Tapos, ang ganda nung kanyang mga stem. Kulay black talaga. Dark. Eto, na-cut na to. Oh. Meron na siyang cut dito. Tapos, ito parang, yun yung bagong sumupling na halaman. Pero, ang laki na rin yan, no. At, natutuwa ako sa mga philodendrons talaga ngayon. Ito naman, sunod natin. Ayan. OMG. Wow! O, nagtataka kayo, no, bakit ako bumili ng ganitong magnificum, ano? Kasi po, ewan ko ba, bakit ako hindi makabuhay-buhay ng mga anthurium, ano? Or, pumapangit, tapos, eventually, bumabalik naman, tapos, parang yung cycle ng anthurium, hindi ko makabisado, no? At, minsan, nagdidilaw yung dahon. O, kaya medyo try ako ng try. Ganyan naman ako, no? Eh, ang mura na po nung anthurium natin na magnificum, no? So, this one is 400. Yung bili natin, ano? Sa kanila din. And, ang lalaki nung dahon, no? Ang daming niyang, ano? Pero, inyo, ang mura na, no? Dati, libo-libo yung mga ganito. Pero, ngayon, ang mura na nitong mga halaman, ano? Talagang matutuwa ka. So, eto, pag-iisipan ko kung saan ko lalagay, ano. Kayo, share nyo sa akin kung saan magandang ilagay ang mga anthurium na ganito, no. Magnificum. Kasi maraming uri ng anthurium. Yung pinakita ko sa inyo kanina, anthurium yon. Tapos, may mga anthurium din na pwede sa ulanan, pwede sa arawan, yung mga may bulaklak. And yun, iba rin yung klase ng pag-aalaga doon. So, medyo tricky-tricky din ang pag-aalaga ng anthurium. Depende dun sa kanilang klase, no. Kaya naman na, etong isa na to, may dinirekta ako sa lupa, may nilagay ako sa malilim, may nilagay ako sa maaraw. Pero ewan ko ba, bakit pagdating sa anthurium, talagang medyo
Hindi ko maintindihan o ma-explain ano kung paano ko sila haalagaan. So ayan, kumuha na ako ng isang malaking anturium na ito para yan. Siyempre, palit-palit kapag halimbawang meron tayong mga natsugi na mga halaman ano at wala na tayo, eh yan, meron na tayo ngayon. So eto na yung huling-huling halaman nating nabili dun sa kanila. Ito, ano kaya ito? OMG, what's this? What's this? Ay! Nawala nakasulat. Sabi nila, alocasia to. Pero sabi nila, philodendrons. Pero alam nyo po ba kung ano to, no? This is Adolinema. Ano ba? Adolinoma? Adelonema. Yan pala yung pangalan, ano? Adelonema. Nabubulbul ako sa mga pangalan nito. Itong lahi niya, ngayon lang ako nakarinig ng ganun, ano? Pero this is a crinipes or crinipes. Pag social siguro, crinipes, no? Pero crinipes yung pangalan niya. And ang ganda niya, so kakaiba, no? Hindi pa ako nagkakaroon ng halamang adelonema. O baka naman aglonema. O baka hindi natin alam ano kung paano yung pamilya nito, no? Pero first time ko magkakaroon ng ganitong halaman. Kaya naman, yung crinipes na to, minayin ko, no? At nakuha ko lang po ito ng 150, no? So 150 natin nakuha. So yung ito nga pala kanina, nakuha ko to ng 400, ano? Yan, yung ating magnificum. So this one naman, yan, 150, diba? Not bad, nakapaso na siya. Tapos mura na yung halaman niya yun, ano? Tapos ang ganda pa. So this is Adelonema. Baka gusto niyo yung ganitong klase, no? Pero tingin ko, parang maliit na philodendrons, no? Na parang may pagka-alocasia, no? Tapos yung kanyang pinaka stem, napakatigas po. Tapos ito rin, no, merong parang hindi naman tinik, pero magalas po yung kanyang pinaka stem, no? So ito yung crinipes or crinipes na nabili natin sa kanya. So yan yung mga nabili natin dun sa Mars and Mads mini garden. Lalagay ko yung link tong kanilang page dito para if ever na may nagustuhan kayo doon sa mga halaman na pinakita ko, eh yan, makabili kayo. O meron pa dito, ito naman po nanggaling sa mini dino ornamentals o Duday Ornamentals. Yan po yung pangalan ng store nila kay Judith. At ang mumura po ng halaman nila minsan, kapag halimbawa po talagang nagbabagsak presyo sila, yung mga old stocks na, eh ang dami po talagang mamibiling mga mura sa kanila, no? Kaya nga po, nakabili ko ng mga mura. Minsan po, makakabili kayo sa kanila ng philodendrons na 50 pesos, may 20 pa nga minsan, yung mga propagations. Punta po kayo dun sa page nila and abangan nyo po yung ganong mga sale nila, no? Pero this one, ito po yung nakuha natin, ano. Actually, ito, yan, mga hangin siya, pero hindi ko siya balak ihang, no. Gusto ko siyang tanggalin yung mga nakalagay sa kanyang mga ganito. Tapos gusto kong pinturahan yung mga paso niya ng white. Dahil doon ko siya ilalagay sa pwesto natin ng houseplant, panibagong pwesto dito sa ating garden. Ito pong ating battery plants, tawag nila minsan dito. Pero petunia po yung kilala natin sa kanya, no. Actually bumili ko nito yung mga imported, no. Tumagal naman siya sa akin pero nalulusaw. Pero itong mga ganito po, yung type ng ganito, yan po yung madali kong napaparami. May times pa nga na nagdirekta po ako nito sa lupa at grabe nung pandemic po, sobrang lago, lumago ng lumago. Kaya lang, syempre, kapag hindi mo ma-maintain talaga yung mga petunia, mayroong posibilidad na mamatay sila at matunaw, ano? So, ayan po yung ating petunia na ganito. Tapos, alam ko, tatlo to eh, yung ating petunia na nabili. This one is nagkakahalaga po ng 250 pesos, no? So, this one naman, isa, ganun din. 250, pero ito first time ko magkakaroon ng ganitong variety. Hindi ko alam yung mga varieties nila, no, pero iba to dun sa mga imported, ano. Oo,
Tingnan nyo, matitibay din siya. Tapos ang ganda ng bulaklak nito eh. Eto. Oh, yan oh. Nung nakita ko, yan. Ang ganda niya no. I think mga flower na yung mga sumusulpot dyan. Or plant stock no. Pwede rin plant stock yan. Oh, I don't know. Pero sabi ko nga, ang ganda nito. Gusto ko siyang ilagay sa tall pot. Tapos lagay ko siya dun sa table nung admin namin. Kasi parang maganda dong ipwesto to. Ang ganda po nung dahon niya, oh. Tingnan nyo. Merong may pagka-red na green ang kulay, no? So, napakaganda. And yung huling-huli natin na hanging na nakuha sa kanila, 250 din po ito. Eh, ito, maganda rin to, oh. Hoy! Ang ganda. So, ayan, oh. Kita nyo. Napaka-lush po para sa 250, no? At ang ganda. Tingnan nyo. Kita nyo. O, di ba? Ang lagu-lagu na po, ano? Kaysa yung bibili ko nung maliit, no? Tapos matutunaw ko lang. Magkano rin yun, eh? Eh, eto. 250 pero napakalago at napakakita nyo, oh. Pwede niyang putulin to. Kaya lang parang ayokong putulin. Gusto ko lang paluguin ang palaguin, ano? O, ayan po yung ating isang uri rin ng petunia na napakaganda ng kulay nung kanyang mga dahon. Eto, malaki na naman to. Actually, meron na po ako nito eh. Eto, yung susunod nating na i-unwrap. At ang dami-dami ko na nito. Kaya lang, alam nyo kung ba't ito binili? Basta, teka, papakita ko sa inyo ha. Oh. Look! Napakalago! Teka lang, nahihilam ako. Ang tawis. O, eto. Yung kanila pong paraiso verde. No? Napakalago. No? At ang dami pong stem nito. Sinailan po nila ng 150. Eh, sabi ko sa sarili ko, kukunin ko na to kasi kahit na napakadami ko nito sa aking garden at popropagate ko na lang, eh, eto na. Isang bitbita na lang, ano? At dadaling ko din po doon sa aming isang garden sa Santa Maria and doon ko po ilalagay, no? So, eto, magagamit ko to doon sa mga next project natin. Kaya binili ko to kasi ang mura na murahan ako sa 150. Napakalaki. And the last one naman po, eto. Ayan, nasa box siya. So, tingnan natin kung ano-ano mga to, ha? Ayan, namakyaw lang naman ako ng begonia. Ayan. Nasa box. Dalawang klase yung binili ko. Ito. Kasi itatry ko uli. Yung ganito ko nalusaw. Kayo ba, nakakabuhay ba kayo ng begonia? Ingit na ingit ako dun sa mga tao na talagang magagaling mag-alaga ng mga begonia, no? At ang gagaling ng mga kamay nila, no? So, kumuha ako nitong dalawang begonia. Ang benta lang nila nito from 150. Eh, nagbabagsak presyo sila sa 100 minsan, ano? Tsempohan nyo lang po kasi minsan kapag paubos na po yung ganito nila, eh, binibenta nila ng murang-mura. Mga imported po ata yung lahi niya. Pero hindi ko alam kung dito na lang napopropagate sa atin, ano? Pero this one po, kakaiba yung mga dahon, ano? Natutuwa ako kasi before, ang bentahan ng mga ganito, libo-libo, no? Pero ngayon, kita nyo naman, mabibili na lang na magkano. Oh, ganyang kalalaki at kalalago. 100 to 150, no? Sa kanilang garden, ano? So, ayan po, napakamura. Magtanong kayo sa kanila kung may stock pa sila, no? Kasi, alam ko, paubos na po yun, eh. Ewan ko lang kung nag-refill sila. Pero, kapag halimbawa po mauubos na yung mga ganito na, binabagsak po nila sa 100, baka po mas mura pa sa 100, pag halimbawa nga magtingin kayo sa kanila. Tapos, eto, meron pa rin tayong mga binili doon. Itong African Violet. Natutuwa ako dito sa African Violet kasi yung mga African Violet ko before, talagang naging ano sila dito, naging buhay na buhay. Pero may times po kasi na yung African Violet, ang hirap ding ispelengin, ano. Pero yung ganito ko, nagtagal naman siya ng almost 2 years, yung aking African Violet. Tapos namulaklak pa dito. Nilagay ko lang po siya sa ulanin arawin. Ewan ko kung bakit biglang namatay, natunaw. And ayan, ang ganda pa naman ng mga bulaklak ng mga African Violet, ano. Isa rin ito sa mga naging paborito ko, no,
na halaman, yung mga African violet. Kaya sabi ko nga sa inyo, may mga halaman talaga na sa akin po, dumadaan, pinapalitan ko, tapos nagtatry. Ganyan naman po tayo sa pag-aalaga ng halaman, ano? Pag halimbawa nga minsan, hindi natin nakukuha yung kiliti nila, itatry po natin uli, ano? Pero ako pinapalipas ko muna ilang panahon bago ko itry, ano? Kasi minsan masakit sa puso pag namamatayan ka ng mga halaman. Pero eventually po, kapag halimbawa naka-recover ka na, talaga namang uulit at uulit ka, no? At kasi nakaka-challenge, yung pag-aalaga ng halaman, ano? So, pag may nakita ko at napanood na bagong mga method sa pag-aalaga, sinusubukan ko po, ano? Ine-experimento ko dito sa aking mga binibiring halaman. Kaya po, ayan, napapabili rin tayo. So, ang gaganda ng mga bulaklak ng mga African violet, ito po, nakuha ko lang po yung African violet sa kanila ng 100 pesos, ano. Pero ito po, ang bentahan nila 150 to 200. Pero sa kanila po, dun sa sale nila, ayan, nakuha ko lang po siya ng 100 pesos. So, tingnan nyo, ang lalago na po nila, no. So, ayan po yung ating African violet na nakuha. So, yan lang naman. Yung nakuha ko, nilalang ko, pero ang dami-dami ko ngayong nabiling linggo na to, no? Sabi ko nga sa inyo, pag mura yung halaman, talaga naman pong ginaganahan akong mamakyaw, no? At yan, syempre, alagaan uli natin yan dito sa ating garden. At sabi ko nga, maglalagay ako ng bagong area dito, abangan nyo po yan, ano, yung ating ilalagay dito sa mga susunod nating video. O, ayan, kung nagustuhan nyo po yung pinakita kong halaman, lalagay ko po dito yung link ng page ng Mini Dino Ornamentals at Dutay Ornamentals. Nagla-live po sila dyan sa bayan, sa dalawang page na yan. Pwede po kayong magtanong sa kanila. So, ayan, napanood nyo na po yung ating video for today at nakita nyo na po yung ating mga in-unbox na halaman dito sa ating garden. At sabi ko nga sa inyo, minsan 3 times, 2 times akong bumibili ng halaman ngayong linggo na to, no? O ngayong panahon na ito, no? Pero before, naranasan ko rin po na halos araw-araw yung kaadikan ko sa halaman nung pandemic, syempre, no? Pero ngayon, medyo control-control na lang tayo, no, sa pagbili. Pero sabi ko nga sa inyo, kapag ginusto nyo yung isang bagay, kuhanin nyo, bilin nyo, kasi life is too short, no? At enjoy lang natin yung buhay natin, di ba? Kasi kailan pa natin yan i-enjoyin kung hindi na natin kayang magawa yung mga gusto nating gawin at hindi na natin kayang mabili yung mga gusto nating bilhin. So, yan po. Pero hinay-hinay lang po, ah. Lahat ng bagay dapat moderate lang. Dahil bawal naman po yung sobra at bawal din yung kulang. Dapat tamang-tama lang. So, ayan. Thank you so much mga ka-MVP. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media account, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermie Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming maraming mga ka-MVP. And this is Hermie Sunao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!